Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So kung napanood nyo mga master yung ating intro, no, ito ay mga kaganapan at mga hindi magandang nangyari sa nakaraang BIMC. Although medyo late na tayo sa issue na to, ay ayun, nagmatsyag-matsyag muna tayo at syempre naghintay tayo sa mga issue na lalabas, no? Kasi panigurado yung iba late lang mai-post. At ayun nga, so gagawin lang natin ng konting reaction video, no, ang mga nangyari at mga hindi magandang nangyari sa BIMC or Boss Ironman Challenge. So bilang isang rider na sumasali sa mga ganitong event, no, ay magbibigay tayo nga ng opinion. So sa mga hindi nakakaalam, tayo ay nakafinish ng 1,200 at yung 1,400 ay dalawang beses tayong nabigo. So ayun, una, no, sa kaganapan bilang isang organizer, no, so marami pang kailangang improve at syempre yung mga for improvement na yun ay syempre makikita lang natin or malalaman lang natin kapag may mga complain na nangyayari or lumalabas galing sa mga iba't ibang tao or kahit sa mga hindi kasali, ano, kahit sa mga kasali at sa mga participant, mga complain nang galing dito ay dun pa lang malalaman after ng mga event. So ito naman ay normal lang sa mga kahit anong pa-event na hindi talaga mape-perfect ang isang pa-event. So bilang nakita natin na for improvement bilang isang organizer ay syempre siguro yung mga issue ng mga marshal. So nakita natin sa isang video na may isang marshal na medyo may nasita siyang e-bike, no? At ito naman ay hindi na bago sa mga ganitong klaseng event na mayroong mga marshal talaga na hindi kontrolado ng mga organizers. At syempre sa mga magiging marshal pa ng mga iba't ibang klaseng event, no, ay syempre pagiging makatao pa rin or pakikisama pa rin sa lahat ng nasa paligid natin, na hindi kailangan humantong sa mga ganong issue na parang mga entitled tayo sa lahat ng bagay, na porke ayun nga bumayad tayo or gumastos tayo ay entitled na tayo para gumawa ng hindi magandang bagay, na lalo na may mga video na magiging ebidensya at marami syempre makakakupuna kapag mali talaga or hindi tama yung ginawa natin. At syempre sa bilang mirun or bilang isang lokal, syempre maliit na bagay, although hindi natin hindi natin business or wala tayong pakialam sa mga ganitong event, no, ay syempre wala na tayong magagawa kung ayaw man at sa gusto natin ay may mga permit yan at syempre may mga pahintulot yan kaya natutuloy yung mga ganyang event. Yun, bilang isang lokal ay ang pag-a-adjust na pwede natin gawin ay yun nga, pag-iingat pa rin, no? Sana makarating sa kanila to na may mga ganyan talagang event na hindi natin kontrolado, na nasa atin pa rin ang pag-iingat kahit na kumbaga kahit na walang pa-event mga master, ay pag-aksidente talaga ay aksidente ang mangyayari, na nataunlaang na maraming nangyari sa gantong klaseng event. Kahit wala namang gantong klaseng event, may mga aksidente pa rin nangyayari, na pag hindi ka mag-iingat ay talagang matatapat at matatapat ka talaga. So bilang isang mamamayan na hindi ka parte ng ganitong event, ay ayun, lagi lang tayo mag-iingat at lagi tayong mapagmatsyag sa lahat ng bagay. So bilang participant naman, no, so malaking parte or malaking ambag bilang participant na sumasali sa mga gantong event ay ikaw mismo dapat or sa iyo mismo nagmumula yung pag-iingat, no,
So kaya narami yung mga ganitong issue ay dahil na rin sa mga participants na walang pakialam sa safety ano. At yun nga, kalimitan sa mga ganitong event ay mga newbie or mga baguhan pa lang sa mga ganitong event na sumasali ay yun ang kalimitang na-aksidente. So ikaw bilang isang participant na baguhan ay yun lang ang may papayo natin na kailangan pag-ibayuhin or triplihin ang inyong pag-iingat dahil yun, pag nasinamahan ng konting yabang at konting pagpapasikat yun, tulad nga nung nakita natin sa video no, na although matagal na siyang nagmumotor ay pag sinamahan ng ganong kayabangan at pasikat ay talagang pag minalas-malas ay yun ang kahihinatnan. So bilang participants ay nasa sa atin yung pinaka malaking responsibilidad dahil tayo ang pwedeng pagmulan ng aksidente sa mga walang kamuwang-muwang na mamamayan na dadaanan natin ng mga ganyan. At ayun bilang participants din no, tungkol sa issue ng pagtatakip ng logo ng isang sponsor ay ayun ang masasabi ko lang bilang so tayo medyo meron na rin tayong sponsor na nakukuha ay ayun para sa akin ang issue na yan ay talagang respeto lang na kumbaga ang aral dito ay wag kang gagawa ng isang aksyon na hindi mo talaga pag-iisipan na kumbaga yung bara-bara lang na sarili mo lang ang sinunod mo. Na dapat yun nga sa akin sa palagay ko ay kailangan ng consent nung kumpanya na iyong maaragabyado or maaapektuhan. So tinakpan yung logo. Ako bilang isang tao, kumbaga para sa akin, bago ko gawin yun, syempre sisiguraduhin kong walang maapektuhan or walang magkakaroon ng issue na yon. Bago ko gawin yun, siguro magpapaalam muna sa organizers or communication sa ibang maapektuhang ng aking gagawin pagpapasyano. So yun lang, kumbaga yun nga, yung respeto ay hindi dapat mawala. At ayun, dagdag ko lang dun sa mga vlogger din na nagtakip nga ng logo, no? So may mali talaga doon. Ang ano ko lang doon, dapat humingi na lang sila ng pasensya. Then ayun, tanggapin na lang nila yung pagkakamali nila kasi kulang sila sa communication siguro. Kasi pagkaka ano ko dyan, malamang wala yung bas-bas ng ano, ng organizer or ng mismong mutol na naapektuhan sa kanilang ginawa no. So ayan mga master, hanggang dito na lang ang ating reaction video tungkol sa nangyari nga sa BIMC no. At kung kayo ang tatanungin mga master, ano ang opinion mo sa mga naganap dito? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin. Let's go.